Magandang umaga mga ka-hamster. Eto. Eto na naman tayo sa mga isa sa mga negative o maling paniniwala ng ibang mga nag-hamster. Alam ko marami ito. Marami nitong nagsasabi sa ano sa pag-hamster. Ang sabi nila yung kapag pinagpares mo daw ang Rex sa Rex is bawal. Okay? Magiging ano daw abnormality yung kalalabasan ng ano mo ng mga anak. Abnormality ang ganyan, may tumatalon daw, may umiikot. Kasi bawal daw pagparisin yung Rex sa Rex eh. Yun ang sabi ng mga ibang nag-hamster, okay? Para sa akin kasi, hindi naman totoo yun eh. Kasi, ito ha, oh, paano mo kukunin ang isang gene ng isang Rex, okay? Ng pure Rex. Paano mo papalabas ang isang pure Rex kung ang pinagparis mo is pure Rex tapos kumuha ka ng hindi Rex. Diba? Kumuha, halimbawa, kumuha ka ng normal CDH, ipinaris mo dito sa Rex. Kasi itong dalawang to, parehas pure Rex yan. Ha? Kung makikita nyo ngayon, no? Rex po yan. No? Makita nyo naman yung whisker niya, talagang kulot. Pati yung balahibo niya. O, ito rin. Pure Rex po yan, makita nyo yung whisker niya, kulot din. Ngayon, paano nyo makukuha ang isang Rex, pure Rex, kung ang isang Rex nyo ipapares nyo lang sa normal na CDH o kaya naman is yung tinatawag nilang Rex carrier, diba? Paano nyo mapapalabas yun? Kaya dun pumapasok na yun yung pagkawala ng gene ng isang hamster na tawag ito, nawawala na yung pagkapuro ng kanyang bloodline. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, yung iba halos nasabihin nila, Rex carrier yan. Pero, ang tagal mo nang inaantay, wala pa rin lumalabas na ni isang Rex, tapos makita mo yung whisker nila, unat. Unat na unat. Diretsyon-diretsyo. Paano naging Rex carrier yun, di ba? Pag sinabi kasing Rex carrier, nakikita mo yan una pa lang sa balahibo. May konti pagkakulot. Kung hindi naman sa balahibo, sa whisker niya, sa balbas. Makikita mo yung balbas niya talagang totally kulot na kulot. Ayan, napakita natin. Diba? Halos hindi mo na makita yung balahibo niya. Tsaka yung balbas niya na ano, diba? Makita mo yung balbas niya, kulot, diba? Ayan, ngayon, paano mo mapapalabas ngayon yung isang gene ng hamster na puro kung ipaparis mo lang ito sa normal, diba? Kaya kagaguhan yun eh, diba? Oh, kayo, tatanungin ko, maniniwala ka ba doon na hindi pwedeng pagparisin ng Rex sa Rex? Dahil bawal daw? Ayan oh. Oh, Rex. Oh, Rex, diba? Rex sa Rex yan. Oh, papakita natin yung unang naging anak nila. Oh. Ngayon, anong may mali dyan? Paano naging may mali dyan, di ba? Rex. Oh, ano? Di ba? Tapos ngayon, sasabihin nyo, bawal pagparisin yung ganyan. Sasabihin nyo, pangit daw yung kalalabasan. Sa tingin ko, ako, ito kutob ko eh. Ito lang ang hinala ako dun sa kasabihan nila na yun eh. Ayaw nila kayong matuto ng tama. Okay? Kasi, ano yun eh. Typically, ugali talaga ng mga Pinoy yan. Di ba? Aminin na natin na meron tayong ugaling gano'n na ayaw natin na masapawan ng iba. Okay? Sa akin kasi, talagang ituturo ko yan dahil gusto ko rin kayo matuto ng ano, ng tama para mapalabas nyo yung hinahanap nyo, di ba? Kasi paano nyo mapapalabas yung isang pure Rex katulad niyan kung
hindi nyo pagpaparisin ang parehas Rex. Diba? Oh, so ngayon, kayo, mag-isip-isip kayo. Ha? Susundin nyo ba yung sinasabi nung iba? Tapos titignan nyo yung background. Wala pang isang taon, dalawang taon na nag-alaga. Tapos tatanungin nyo, ano ba mga alaga niya? Hindi nga niya mapakita kung ano yung mga alaga niya, diba? Tapos, pagmamalaki pa niya, na pioneer siya. Pero hanapan nyo ng mga, halimbawa, mga blue, rex, ganyan. Wala siyang mapakita. Minsan papakita pa aguti. Diba? Sasabihin pa niya, dahilan niya, kahit aguti yan, dapat maging masaya ka. Diba? Palusot, diba? Kaya okay mo naniniwala sa sabi-sabi ganun, yung rex sa rex, bawal. Ayan o, oh, rex sa rex, oh, anak nila. Oh. Pure rex, kinalabasan. Ha? Ganyan po kasi ang talagang tamang pagpe-pairing. Kaya kalokohan yung sinasabi nila, rex sa rex, bawal. Kailangan rex tapos paparis mo sa rex carrier, yon daw pwede. Kagaguhan yun eh, kagaguhan, kalokohan. Pinapababa nyo lang lalo yung gin ng isang hamster na may taglay na purong rex, diba? So ngayon, kayo mag-isip kayo kung tama ba talaga yung paliwanag nila na rex sa rex bawal. Ayan o, oh, anak nila. Pakita natin ulit. Oh. Ayan o, oh. Ang makikita nyo, pure rex. Oh, makita nyo yung whisker nila, talagang kulot. Oh, diba? So ngayon, oh ayan o. Oh, ngayon nila sabihin, no, sa video na to, no, ngayon nila sabihin na bawal ang rex sa rex. Okay? Iba sinasabi wala daw mabubuhay sa mga anak nito, oh ayan. Oh, walang nabuhay. Okay? Ayun. Oh, ginawan ko na kayo ng ano, ah, ng ako na mismo nagpakita sa inyo ng ebidensya na pwede ang rex sa rex, okay? Yan, maraming nagsasabi niya, bawal rex sa rex. Kahit saan kayo pumuntang group, may ipagpustahan ako. Magtanong kayo, pwede po ba pagparisin rex sa rex? O, oh, diba? Pustahan tayo, maraming magre-reply dyan, maraming magko-comment dyan. Bawal. Diba? Yung sa mga nag-comment ng bawal na yun, eto lang masasabi ko. O. Oh. Bawal? Okay, bawal pala yan. Ha? So, bawal pala makapagpalabas ng talagang pure. Diba? Ayaw nyo lang matuto eh. Ayaw nyo lang matuto yung nagtanong. Diba? Ayaw nyo lang matuto ng tama. Kaya yung sinasabing bawal. Diba? Ang daling sabihin pwede. O, okay, no? So, bahala. Kaya nga sila nagagalit sa akin kasi sinasabi ko yung totoo eh. Diba? So, diba? So, ngayon, nasa inyo na lang yan kung gusto nyo matuto o magalit. Diba? Hindi ko naman pinipilit din yung iba na mag-subscribe sa YouTube ko, di ba? Kung magalit kayo, di nasa inyo yan kung gusto nyo matuto o hindi, di ba? Choice nyo yan, no? Di ba? Basta ako, ayan, sinasabi ko sa inyo na pwede ang rex sa rex, di ba? Ayan, no? Matagal ko nang ginagawa yan, kaya ako napapalabas yung talagang purong linya at na-maintain ko yung kanilang gene. Diba? Na puro. So, paano mga hamster? Ha? Hanggang sa muli.